Magandang hapon, netizens. Ngayon po yung araw ng Linggo, April 3, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Patuloy po ang pag-iral ng iba't ibang weather system sa ating bansa. Una na po dito ang shear line o ang pagsasalung po ng northeasterly surface wind flow at ng easterlies na nakakaapekto sa may northern Luzon. Habang intertropical convergence zone o ITCZ, ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa southern at northern hemisphere ay nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Diyan naman po sa may central at southern Luzon, kasama na bang Metro Manila, apektado pa rin po tayo ng easterlies. Samantala, ang low pressure area naman po na ating minomonitor ay nasa labas pa rin ng ating area of responsibility. Ayon sa pag-asa, posible itong pumasok ng ating area of responsibility bukas. Samantala, bukod dito sa LPA na ating minomonitor ngayon, isang panibagong LPA naman po ang nabuo kasunod po ng low pressure area na nasa silangan ng Mindanao. Nasa labas rin po ito ng ating area of responsibility. Base naman po sa pinapakita ngayon ng GFS model, hindi lang isa kundi tatlong bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng ating area of responsibility ngayon pong susunod na linggo. Posible pa rin po na magbago ang nasabing forecast kaya patuloy lamang po tayo na mag-antabay ng iba nating weather updates at sa mga updates po na ipapalabas ng pag-asa. Ito lamang po ay nagsisilbing guide upang tayo ay makapaghanda. Ngayon pa man, posible pa rin po na magbago ang mga nasabing forecast kaya patuloy lamang po tayo na mag-antabay ng iba nating weather updates at sa mga updates na ipapalabas ng pag-asa. Samantala, may gale warning po tayo na nakataas. Diyan po sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Northern Coast of Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands. Kung saan, delikado pong pumalaot para sa ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa magiging lagay ng ating panahon, dahil po sa shear line, asahan po dyan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa may Cagayan Valley, Payao at Ilocos Norte. Habang ang Visayas, Mindanao, Masbate at Sursogon, apektado po ng intertropical convergence zone, kung kaya asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na maingat sa mga posibleng pagbaha at landslide, lalo na kapag may malalakas na ulan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies at ng localized thunderstorms. Po tayo na mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at landslide, lalo na po kapag may severe thunderstorms. At ugaliin po na palaging uminom ng tubig upang tayo ay makaiwas sa heat stroke na dulot po ng mainit na panahon. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.